Mawala sa batas ng Pinas, kainam yan, attorney. Mas okay na meron para hindi mati, nabibi ang sasakyan. Actually, Rosana, ganito yan. Nangyayari lang yung designated survivor. Pag wala na sila, wipe out. Oo. At saka siya. Na wipe out sila. Oo. Kasama si VP. Pero kapag si VP, limbawa lang, may nangyari. Si VP nagkataon, may sakit. Di naka, mm-mm, nakapunta. Mm-mm. Siya pa rin kasi siya yung successor. Mm-hmm. Kahit hindi siya yung designated survivor. Ngayon. Okay. Sige, okay naman yung partner. Siguro, mali lang yung papano niya tong sinabi. Mm-mm. Sa ibang pandinig, mm-mm, hindi yun yung the way na kung gusto mong i-promote yung designated survivor, hindi sa ganun pamamaraan. Mm-mm. Sa, doon sa usapin ng SONA. Oo, parang... ang issue kasi doon, ang tanong, patungkol sa SONA. Oo. Kung pupunta ka ba o hindi. Oo. Huminga pa ng malalim. Oo. So, kaya ang sabi ng ilang mga mambabatas, abay, tigitigilan na doon panonood ng Netflix. Maganda naman yung on eh. Tigitigilan na ang panonood ng Netflix. Pero at least kahit papano, di ba? Pinag-uusapan ngayon. Nalaman nila ko rin yung designated survivor. Kasi kung hindi binanggit yun ni VP Sara, hindi naman pag-uusapan yun. At hindi nila, mga partner, di ba? Pag-iisipan na kung gaano ba ito ka-importante, di ba? Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng bata, especially sa mga ganitong klaseng okasyon, halos lahat ng mga lider nandun sa isang lugar. Mm-hmm. Malay, hindi natin ano to masabi. Well, ito ay ano lang naman, binag-uusapan lang natin, partner, no? Pero paminsan, ano, mahirap din eh, di ba? Mm-hmm. Na makapagsabi ang mga sitwasyon. Pero eto, malinaw. Last Saturday, may nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate, kasama na passport, kasama na driver's license, is 300,000. So, merong mga ganun na naglalakad, magbigay ka 300,000, bibigyan kanya ng birth certificate, bibigyan kanya ng passport, bibigyan kanya ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakarin niya na lahat 'yun. Pero ang source kasi lahat 'yan ay birth certificate. Once may birth certificate na, madali na kunin ng iba. We are urging PSA to really think about this and provide us with solutions dahil nag-uumpisa ito sa PSA. At ang setup kasi natin, PSA yung National Repository. Pero local government units ang may hawak sa civil registry. Meron tayong 1,700 plus local government units. So, just imagine, ang dami mong pwedeng puntahan para mag-file ka ng birth certificate. Na may 200 fake birth certificates. Mm, sige, go. Oo, na karamihan daw ay nadiskubre sa Davao del Sur. Mm-mm. Sa Davao del Sur to, partner. Now, ang sabi rito ng National Bureau of Investigation, kahapon, almost 200 fake birth certificates issued to mostly Chinese nationals. Partner, sabihin ko yung lugar ha, kasi kawawa yung ibang lugar sa Davao. Oo, Santa Cruz, Davao del Sur. Mm. Oh, karamihan dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur, na iba yung mayor dyan. Mm. NBA Region 11 Director Archie Albao said, the fake documents were issued from 2018 to 2019. Oh, kasagsagan ng pogo. Oo, yun ang nakita nila. Sabi pa nga rito ni Albao, ni Director Albao, our effort to investigate these more or less questionable birth certificates that were issued to foreign nationals, particularly Chinese, are ongoing. Should evidence warrant, a case will be filed to those liable individual. Mm. So, yun ang nangyari dyan kung bakit mga kasama naglipa na din itong mga Chinese na galing mainland, partner, at naging ano to, Pilipino na. Yes, partner. Ano, magkano halaga bawat isa? Hindi lang kasi birth certificate. Uh-oh. Kumbaga package to, package partner. Package niya, sabi ni Senator Rin Gatchalian, umaabot daw ng 300,000. Yes, partner. Oh. Ito nga.
Ang package niyan, partner, may driver's license, birth certificate. May birth certificate, may passport. Passport, correct. Oo. So, may tagalakad talaga dito sa Davao del Sur. Oo. Diba? Bakit naman Davao del Sur? Correct. Diba? Bakit doon? Ba't sila dyan ginagawa itong illegal na transaksyon? Mm-mm. So, diba? Ba't hindi sa ano to? Dito sa Metro Manila. Ito pa yung chikin nila, partner. Oo. Ito pa ha. Oo. Meron kasing nahuli, mga ka-UB. Oo. Na isang ano, na isang Chinese. Oo. Na nagpapagawa ng ano ba yung pinapagawa niya? Wait, passport. Oo. Sa Davao City. Okay? So, bakit ang lakas ng loob niya na siya yung mag... Siyempre, pipicturean yun eh. Bakit ang lakas ng loob niya na sa Davao City siya magpapagawa ng passport? So, tingin ko, dapat maimbestigahan din kung meron din na memeke sa Davao City. Mm-hmm. Kasi diyan pumupunta. Okay? So, passport ito. No, kaya lang hinala yung DFA doon kasi hindi daw marunong magsalita ng Visaya. Mm-hmm. Ang alam lang na salita ay English at saka Chinese. Chinese. Paano nahuli yung suspect na Chinese at posible ba na may iba pang mga kasamahan niyan? Ayon sa National Bureau of Investigation, kahapon sana ay mag-a-apply ng Philippine passport itong 21-year-old na Chinese national. Pero dahil nga after nung mag-apply siya, nalaman ng DSA na medyo questionable itong kanyang mga dokumento na ginamit sa pag-apply ng Philippine passport, kasama dito yung kanyang driver's license, yung kanyang PSA, at yung kanyang late registration and birth certificate. Kaya agad tumawag itong DFA dito sa Davao City sa opisina ng NBI 11. Doon na pag-alaman nga ang getter ni Arcelito Alba, ang regional director ng NBI, na medyo questionable at peke itong mga dokumento ng Chinese national, kasi ang ginamit niya na pangalan ay isang residente na nakatira sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero itong Chinese national ay hindi marunong magsalita ng Bisaya or hindi man lang marunong mag-Tagalog. At ang alam niya ay Chinese language at English language. Kaya doon na nagtaka ang NBI, kaya hanggang ngayon ay patuloy nilang inaalam kung talagang inaalam doon sa Bureau of Immigration itong pagkakakilandaan ng suspect. At hanggang sa ngayon kasi agaw, wala pa rin family or nanay at tatay ng biktima na pumupunta sa kanya. Pero kanina sa press conference, inamin ng suspect na mayroon siyang Chinese passport at 10 taon na rito. 10 taon na siya rito sa Pilipinas at balak umano niyang kumuha ng Chinese passport para makapunta doon sa Amerika. Habang iniimbestigahan naman ng NBI itong local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur, dahil kung bakit sila binigyan itong lease registration nung nag-apply itong suspect, kahit na alam nila na hindi naman ito dapat mabibigyan dahil nga Chinese ito. Tapos naman, inaalam rin ng NBI kung bakit may napag-alaman din kasi ng NBI na mayroong more than 200 na mga dokumento na nirelease itong local civil registry sa Chinese national at ilan pang mga foreigner. At ayon sa NBI, kasi itong more than 200, karamihan dito ay mga dito nagtatrabaho, mga foreigners na dito nagtatrabaho sa Davao, yung iba may mga negosyo, at yung iba dito na nag-apply ay nagtatrabaho umano sa Pogo, na ngayon ay nasa Manila. At hanggang ngayon na aga, ay ibabiyahe tayo papunta dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, para alamin sa local civil registry kung bakit nila pinayagan na mag-release ng mga dokumento dito sa mga foreign nationals. Aga. Diba mga ka-UB, may kinuwento na rin ako. May kaibigan ako na may nakasabay siya mismo sa LTO. Hindi ko alam, mukhang nakalusot ito. Okay? Kasi ganito yung style. Meron siya nakausap, Chinese talaga. Eh yung kaibigan ko, Filipino-Chinese. Mm-mm. So, pero hindi niya masyado doon maintindihan kasi ang mas alam niya is Fukien. Okay. Karamihan sa mainland is Mandarin. So, may pinapaturo siya kung ano daw yung isasagot na i-fill up. Hindi niya maintindihan. So, kung Filipino ka,
imposibleng hindi mo maintindihan yon, di ba? Kung Pilipino ka, kahit papano sa English, makakasagot ka. Mm-mm. So, China-Chinese siya, yung kaibigan ko na Filipino-Chinese, so siya na mismo naghinala na hindi ito Filipino. Mukhang dayo ito. Pero tinuruan niya pa rin. Uh-oh. Tinuruan niya. Ano yung fill up niya, partner? Sa driver's license. Okay. Yung application. Oo. Okay? So, after that, may dumating na sumapo. Aba. Doon sa Chinese. So, yun na ang nag-fill up? Yun na yung nagturo. May binigay na papel. Oo. Kung paano niya sasagutin yung i-fill up. Okay, now, sa LTO, wala naman interview dito. Oo. Pipill up ka lang, pipila ka, pipicturean ka. So, kung nagbigay ito ng fake na birth certificate or late registered na birth certificate, lusot yun. Lusot yun. So, magkakaroon ngayon siya ng ID na Filipinong dating. Diba? Ito nakakataka, diba mga kayubi? Pero para sa'yo, partner, saan nag-uumpisa itong ganitong klaseng illegal na proseso para sila makukuha lahat nitong mga dokumento at masabi na talagang sila ay Filipino citizen. Saan nag-umpisa to? Nag-uumpisa. Anong opisina? Simulan natin sa Bureau of Immigration. Sa Bureau of Immigration? Paano nakapasok yan? Oh. Diba? Kung walang papel yan, paano nakapasok yan? Hmm. Diba? Diyan pumapasok ngayon yung sinasabi nilang pastillas na nakabalot yung pera sa nakabilot na parang pastillas. Mm-mm. Yung plastic ng pastillas nandun sa loob. At kaninong panahon ito? Diba? Kaninong panahon to? Kaninong panahon dumami ito? Mm-mm. So yun, partner. So nakapasok na madami, nakita nila kung anong weakness ng mga Pinoy. Hindi naman karamihan, ha? Oo. Ng mga ibang opisyal na konting pera, lusot. Mismo mga Filipino na nakapwesto ang nagbebenta sa Pilipinas. Partner, na-discover the very own ex-economic advisor, the one and only, Michael Yang. Dalawa ang passport. Oh, bakit naman to nakalusot? Kay PBB. Sorry. Kay Pangulo Duterte. Nabigyan pa ng pwesto. Nabigyan pa ng pwesto, samantalang Chinese ito. Hindi ba? So, dun pa lang eh. So, kung nahayaan ito na the ex-economic advisor na ka-alay ni dating Pangulong Duterte, malaking tao yan. Kung nabigyan yan, kaya niyang utusan yung iba para yung ibang mga tao nila maturuan ano ang style para magkaroon kayo ng passport. Nahayaan kasi na pamper yung mga Chinese dito. Yun yung nangyari, partner. Kaya, kung sabihin mo saan nagsimula, nagsimula yan saan. Diba? Ang ano rito, partner, ang Senado din, dapat talagang itrace in na nila, dapat silang masusing alamin. Kasi yung mga ganitong klaseng investigasyon, medyo masalimuot yan eh. Nahahanapin mo, partner, kasi sabi mo nga, sa nag-umpisa ito sa immigration, nakailang salang na yung immigration na hanggang ngayon, partner, ni hindi pa nila matuntun kung sino talaga ang ano, partner, nasa likod. Kung, ayaw din natin sabihin na lahat, di ba? Oo, kasi kahit pa paano may mga matitino pa rin dyan. Pero dapat matuntun, partner, kung sino ang pinaka-ano rito, ugat. Ayaw ko na masabihin si Pangulong Duterte. Ayaw ko din banggitin, partner. Pero parang doon kasi nagsimula. Sa panahon niya, parang doon nagdumami. Oo. Diba? Kasi kalat na sila. Tapos Davao pa. Oo. Marami na sila rito. At ang masaklap pa, karamihan, hindi naman lahat, ay involved pa sa illegal. Yun. Oh. So paano natin ngayon hahanapin ang mga to, huhulihin, at ibabalik sa kanilang mga bansa. Kasi mga Pilipino na, partner. Masasabi, kahit sabihin mo illegal pero dumaan sa proseso. 'Di ba? Illegal siya na ginawang legal. So paano mo ngayon, partner,
i-abolish yung kanilang ano to, citizenship. Ah, madali na yan. Kaya na yan. Kaya na ng OSG yan. Pag na-prove. Oo. Katulad ito, 200 mukha ma-identify siya. Oo. Pero syempre, kailangan mo pang pumunta ng korte para ma-declare siya na illegal. Oo. Diba? Dapat ma-cancel. Tingin ko ito, doon sa birth certificate, diba? Kung may 200 na yan, tingnan na lang kung sino yung identity niyan. Diba? After that, pumunta sila sa NBI. Katulad ng ginawa nila, itrace nila. Meron bang NBI record? Siya, may NBI clearance ba yan? Kahit sa mga police, police clearance, NBI clearance, LTO, mag-check nila yan kung nasaan yan. Diba? Doon pa lang. Isabi ko nga sa Davao City, tingnan nila kung ilan ang nagpagawa ng passport na Chinese or ilan din yung nagparehistro ng ano, late registered na birth certificate. Eh, ang sabi naman ng ano to, ng Santa Cruz City, Santa Cruz Municipality, dyan sa may Davao del Sur, kung saan dyan na-discovery ang 200 na fake birth certificate. Sabi ni Mayor Jose Nelson Z. Salas Sr., siya po yung alkalde ha. Hindi niya alam, syempre, wala naman siya alam dyan. Ng Santa Cruz Municipality, dyan sa may Davao del Sur. Siya po ay nangako na todo suporta sa gagawing investigasyon dito sa kontrobersiya kaugnay sa mga fake birth certificates na inisyu ng local civil registry office. Tama. No. Tanong ni Brad Parter, bakit puro sa Davao ang mga nangyayaring kalokohan lalo kapag Chinese ang involved? Ganito yan. Sa akin lang ha, mga kayubi, natatandaan niyo yung Indian ba yun? Hindi ko alam yung nationality niya. Yung involved sa family, di ba muntik dyan din, gustong tumakas sa Davao Airport? Oo. Tama? Dyan din eh. Oh, pero nasilat lang, nakita eh. Pero bakit nga ba Davao? Bakit dyan pala sa bandang Mindanao? Siguro kasi hindi kasing agresibo ang mga... Mahirap din isipin kung ba't sila dyan, partner. Tumadami? Hindi. Dyan nila ginagawa. Yan ang tanong eh. Ba't dyan nila ginagawa itong mga illegal sino na proseso? Maliba sa Bureau of Immigration, sino ang nagsimula para dalhin dun? Di ba? Sino ang nag-advise para dalhin itong mga Chinese na to doon sa Davao? Baka hindi lang siguro din sa Davao. Baka marami pang mga lugar kung saan kalat-kalat ito mga Chinese na ngayon ay mga Pilipino na na pinepeke yung kanilang mga dokumento. Katulad niya, sa Pampanga, di ba? Oo. Si Mayor Alice Go. Tapos nag-aral daw sa Grace. Mga kayubi, alam mo, yung Grace... Nagulat ako kasi doon siya nag-aral si Senator Sherwin. Doon din nag-aral si Camille, yung anak ko. Oo. Grace. Kaya lang, kung estudyante si Sherwin ng Grace, so sino nagbigay ng dokumento noon? Wala namang kinalaman rito yung mga fixer. Ganon. Kasi dati, partner, di ba? Sa mga ganitong klaseng mga transaksyon, ang parating itinuturo, nilalapitan. Tayo mga Pilipino, tayo mismo, alam natin yan eh. Kung gusto natin na mabilisan, di ba, na transaksyon. Hindi na pipila. At agad-agad na makukuha. Saan ba lumalapit sa mga pigser? Ay, ganito yan, partner. Pinakausap rin ako mga kayubiya. Pinakausap ako, ganito yan. Pagka Chinese daw, ito ha, kasi yung may kilala sa mga madala sa Divisoria part. Maraming Chinese dyan eh. Ay, sa Divisoria, oo nga. Maraming Chinese dyan. Nako, nakikipag ano nga ako dyan, sabi ko taga saan ka. Diba? Minsan hindi sila marunong. Hindi talaga, partner. Kaya pag tumatawa dyan, minsan si Chuck, isi-Chinese niya. Kakaintindihan sila. Okay. Kapag Chinese ka, nagbibirang tawa. Ako naman may translator, partner. Again, Dera nila. Oo. Dito daw yung sister dyan, partner. Okay. Chinese ka, siyempre sila yung may tindahan, imposible naman yung tindera mo. Ang may-ari ng tindahan. Ang tindera normally Pilipino. Okay. 'Di ba? Pero yung nakaupo sa kaha, Chinese. Okay? Oo. Kasi Chinese. Siya yung may-ari, dapat nasa kaha siya. Oo. Pero nangyayari sa karamihan diyan,
ang nakalistang may-ari, yung tindera. No, na yan. Eh bakit hindi yan ano to pinupuntahan? Hindi yan iniimbestigahan. Mm. 'Di ba? Ito nga. Dalantate. Diyan pala sa divisyon, dami yun na makikita. Correct. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Magtataka kayo, ha? Dati partner, nung pumupunta, ito may ano ko lang ha, yung observation. Dati, pag pumupunta ko ng Divisoria, halos karamihan ng mga ano dyan, negosyante, mga Pilipino. Oo, dati. Oo, karamihan. May luguan pa nga kami kinakaila dyan ng nanay ko eh. Pagpasok kahit sa mga stall partner, sa loob, Pilipino ang mga may-ari. Oo, at yung mga produkto nila, galing dito, sa local. Mura lang kinukuha kasi sinasabi nga nila, kumbaga, direkta nilang kinukuha yung kanilang mga produkto dun mismo sa manufacturer. Okay. At binabagsak dyan sa Divisoria. Ngayon, ha, pag pumunta ho kayo ng Divisoria, maraming ang mura. Pero karamihan ng mga items na bibiliin po ninyo, Chinese galing sa China. At yung mismong nagbebenta yung may-ari ng ano partner Chinese. Ng tindahan, Chinese. At yan din naman, mga kayubi, sa akin, ha, yan din naman ang sumira sa ibang mga manufacturing companies natin. Yes. Oo. Diba? Kasi ang dami ng mura. Tayo naman, kinikater kasi natin, mura. Mm-mm. When in fact, ang sinisira natin, yung mga negosyante natin na nagpo-produce ng Filipino products. Yung mga negosyante nga dyan, partner sa Divisoria, lumipat na dun sa Rizal. Hindi ko pa napuntahan. Oo, sa Rizal. Ang tawag dun? Taytay? Oo, sa Taytay. Hindi ko pa sila nakita kasi at the time na namili ako doon, Pinoy. Oo, puro Pinoy. Pinoy. Hindi, karamihan ng mga ano to, yung mga dati mga Pinoy partner, sinasabi ko ha, sa Divisoria. Lumipan to mga Pinoy. Kasi Pinoy na doon yung nagtatahi ng mga damit and everything. Pinoy na. Yun. So, ganun yung sister partner. Tuloy natin. Meron daw dyan, kasi syempre pag na-raid yan, may problema eh. Mm-hmm. So, dyan daw, since ang Chinese, ito yung maganda sa ugali ng Chinese, is ano, nag-aano sila. Okay? Ano nangyayari dyan, partner? Meron silang isang parang... ano? Representative? Oo. Okay. Yung isang representative na yon, yun yung kakausap kung may problema. Mm-mm. Tapos kung ano man yung budget, dun siya hihingi, itong kailangan dun. Ito yun. Kaya nagkakaisa sila. So, kaya walang naaano, walang nadidisgrasya. Kasi meron silang isang tagaayos. Dapat, diba? Alam mo, dyan sa Divisoria din. Dapat siguro, pati yung local dyan, nangingialam partner. Eto nga. LGU. Mismo ang LGU. Maliban dyan, yung mismong nagpapaupa, ano ang mga papel nyo dyan. Unang-una, mura ta. Ito mga kayubi ha, hindi natin ito napapansin kasi alam natin, tuwa tayo mura. But in fact, yung mga yan, di nagbayad ng tamang tax. Kasi hindi naman nag-i-issue ng resibo. Wala. Diba? Wala. Tayo mismong Pinoy, para makamura pansarili, hindi natin alam na unti-unti, pinapatay natin yung bayan natin. Yung ekonomiya mismo ng bansa. Diba? Ang dami na eh. Mm-mm. Yun. Yeah, sad. Sad talaga. Hello, Attorney Claire at Sir Rod. First time kong makapanood ng live po ninyo. Oy, Vancouver James, thank you. Si Vito Pito, support by local, made in the Philippines. Kaso nga lang, alam nyo, eto, nag-umpisa yung partner maglipana yung mga China-made na produkto dyan sa Divisoria. Yung panahon ng pandemic, nauso yung online. Di ba? Panahon ng pandemic. Kasi before the pandemic, pumupunta pa ako ng Divisoria partner. Kukunti pa lang. Na ano? Ng mga Chinese. Pero hindi ganun kada. Ngayon partner, halos lahat. Na mga stall before doon. Pandemic, partner. Before, gala ako dyan, partner. Marami halos na. Baka lang ang nabibilhan mo. Ang nabibilhan mong Pinoy, ito, mga tinda, sago. Yung kakanin sa loob, partner. Yung mga... Hindi, partner. Puro mga ano na. Natututo na sila ng basic na Filipino language, pero... Chinese. Gala bukod, ako dyan. Bukod sa ang daming mga ano to, dapat investigahan. Dahil paano nila nakuha itong kanilang mga papeles, mga dokumento para legal po manirahan dito sa Pilipinas. Alam nyo ba? Ito sa totoo lang. Kaya ang daming sinasabi na wala nang kakayahan ang mga Pilipino na bumili. Ang daming mga nag... Kasi pati yung hanap buhay. Inaagawan na nila. Dapat yan eh. Opportunity yan para sa mga Pilipino na tayo ho
mismo dito sa ating bansa, tayo mismo ang tumutulong para lumago ang ekonomiya. Kaya yung mga gusto magbago ng konstitusyon. Provision, economic provision, mag-isip-isip kayo, ha? Oo. Mag-isip-isip kayo. Kasi ito pa lang, wala pang economic provisions na nilalatag nyo na dapat yung foreigner makabili ng lupa. Ito na, oh. Nakakabili na sila, oh. Wala pa kang batas. Diba? Nababastos na yung batas natin. Eh, what more kung may batas na papayagan mo sila? Ubus. Uh-oh. Ang lupa para sa iba. Uh-oh. Okay? Paano? Thank you, partner. So, hanggang sa Lunes, magkita at magkarinigan tayo. 9:30, ha? Batas with Attorney Claire Castro. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro. Nagpapaalala lang, magtulugan inyong karapatan. Nako, 5 minuto na lang, ha, mga kasama. Alas 9:30 na. Abangan ang live ni Attorney Claire Castro. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.